Matapos ang isang araw ng pagkawala, Cebu Pacific Flight 387 na pagkalang hiwa-hiwalay sa gilid ng bundok sa Misamis Oriental. Ang eroplano ay may lulang 104 na katao. Walang katapusang paghihintay sa balita ang tiniis ng mga kamag-anak ng pasahero ng Cebu Pacific Flight 387. Sa katapusan, pag-iyak din ang kanilang naging pampalubag loob. Ngayon pa lamang ay kinikilala ng worst air disaster ng bansa ang pagbagsak ng Flight 387. Mga naghuhumiyaw ng mga katanungan, humihingi ng kasagutan, trahedyang nagpahangga ngayon ay nababalot pa rin ng misteryo. Sa okasyon ng 100 taon ng ating kalayaan, isang pelikula ang naglalayong ipakilala si Jose Rizal bilang bayani at bilang ordinaryong Pilipino. Isang OFW, pangkay na nabuhay. Umuwi si Merlinda Mobida mula sa kanyang tambaho sa Malaysia. Ngunit pagdating rito, ang masiglang si Merlinda ay nalagutan umano ng hininga bago dumilat muli. Magandang hapon sa inyong lahat, kabalikat si Tito Sen. Ako po si Jessica Soho at ito ang Brigada Siete. Nabalot ng tensyon at pag-alala ang buong bansa matapos na maiulat ang pagkawala ng Cebu Pacific Flight 387. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad, subalit na patunayang mas madali itong sabihin kesa gawin. Alas 10:48 ng umaga ng Lunes, February 2, nagradyo ang Cebu Pacific Flight 387 sa tower ng Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Malapit na kasi ito noong mag-landing kung kaya't ipinaalam ng piloto ang kanilang lokasyon. 37 nautical miles na lamang ang layo nito mula sa airport. Sa loob ng 15 minutos, lalapag na ito. Wala kayong na-receive na ano na mayday o distress call sa aeroplano? So far, wala. So wala talaga kayong idea na it was in trouble? No report that he is in trouble. Anong indication po nung last radio message nila? It is very normal. Bago nito, tumawag pa nga daw ang Cebu Pacific sa restaurant na regular na kinakainan ng mga piloto, ang Oro Airport Lounge. Packed lunch ang in-order para sa mga piloto at stewardess. Delayed na daw kasi sila, kaya sa eroplano na lang mananghalian ang crew imbes na sa restaurant tulad ng kanilang nakagawian. Natawag i-prepare ang 5 lunch on board. Para kila Captain Husto? Para kila Captain Husto. Subalit alas 11 na o 12 minutos na ang nakalipas, hindi pa rin namamataan ng tower ang eroplano. Hindi na rin ito rumiresponde sa radyo. Pagdating ng alas 11:03, ang takdang oras ng landing nito, nagsimula ng mag-alala ang maopisyal ng airport. Time sir, nag-panic na kayo. Bakit hindi pa nag-landing? Oo nga, siyempre ganun ang reaction natin. Tsaka this is procedural. Pag kayo ang aeroplano ay sasabihin niya, limbaw 11:03 la landing siya at hindi siya nag-landing. And we tried to reach the aircraft but there's no response from the aircraft. Tinawagan na ng tower ang lahat ng mga kalapit na airport at baka nag-forced landing lang daw doon ang aeroplano. Nang hindi pa rin ito makita, nagsimula na ang paghahanap para sa Flight 387. Tinawagan ng tower ang mga parating na flight ng Philippine Airlines at ng Grand Air. Baka nakita nila ang aeroplano ng Cebu Pacific. Hindi raw. Tinanong din ang tower kung ano ang lagay ng panahon malapit sa airport. In the area, it is very very good here. Doon po. According to PAL pilots, from 9,000 and below, they cannot see the ground. At nangyari na nga ang kinakatakutan. Nawawala ang aeroplano. Ibig sabihin, posible itong nag-crash. Subalit sa Maynila, ang ipinarating na balita lang ay nawawala pa lang o missing ang aeroplano. Hanggat hindi nakikita ang aeroplano, hindi pwedeng kumpirmahin ang mga agam-agam.
We have no information as to the fate of the aircraft up to this time. Subalit ayon kay Assistant Secretary Carlos Taniega, hepe ng ATO, posibleng nangyari sa DC-9 ng Cebu Pacific ang nangyari din sa isang Cessna Citation plane. Eksaktong isang taon at isang araw na ang nakalipas. Nag-crash ang eroplanong yon na sasakyan sana ni Nuoy Defense Secretary Rene de Villa. Ang lugar na binagsakan ng Cessna ang Mount Balatukan na nasa ruta rin ng DC-9. 24 oras na ang nakalipas, wala pa rin katiyakan kung ano ang sinapit ng Flight 387. Gayunpaman, naghanda na ang lahat para sa anumang nangyari. Naghanda na rin ang mga rescue volunteers. Nakahanda silang tumulong sa paghahanap sa eroplano, lalo na sa 104 na kataong sakay nito. A possible crash site which is in the vicinity of Mount Balatukan here. Maraming matataas na bundok sa lugar na ito. Ang Mount Sumagaya, Mount Lumot, Mount Mangabon at ang Mount Balatukan nga. Sa Balatukan unang pinahanap ang eroplano. Ito daw kasi ang dalawang beses nang binagsakan ang mga eroplano. Noong ang isang taon at noong 1970s nang bumagsak din sa Balatukan ang isang C-47. There are no sightings yet. Only reports that they heard a loud explosion like that. At may mga narinig din daw na pagsabog sa Mount Sumagaya. Upang matiyak ang report, dalawang helicopter ang dinispatsa. Nakasama ang GMA News and Public Affairs dito, gayon din ang isang taga-ATO at si Colonel Juanito Ligot ng Philippine Army. Inikot namin ang bundok at dooy napansin namin ito. Sa masukal na bundok, may isang bahaging nakalbo ng bahagya, parang na landslide. Ito ang kauna-unahang kuha ng crash site. Kapansin-pansin din ang mga pira-pirasong puting bagay na parang metal. Maliban dito, may ilan pang mga lugar kung saan halatang parang nagulo ng bahagya ang gubat. Dito rin namataan namin ang malalaki namang piraso na kulay puti rin. Sa aming tingin, ito na ang crash site. Iikutan pa sana namin ito, subalit lubhang napakalakas ng hangin. Parang hinihigop ng bundok ang aming helicopter. Tinanong namin si Colonel Ligot kung ano ang palagay niya sa aming nakita. Nakita natin yung mga aluminum beads doon, saka yung bagong, parang bagong disturbed na vegetation, which is actually about 100 to 150 feet from the summit. Tapos may big impact area doon sa taas, tapos may mga iba pa, dalawa, tatlo pa yun doon sa baba. So anong sa tingin nyo posibleng nangyari? Ang sa tingin ko lang, baka sumabog doon sa pag-impact mo. Sa kabila ng aming nakita, hindi agad na kinumpirma ito o ginawang opisyal ng ATO. Kailangan daw itong tiyaking mabuti, lalo na't ngayon pa lang napagtibay ang paniwalang nag-crash ang eroplano. At dahil ang nakasalalay sa insidente ito ay buhay ng 104 na katao, gayon na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Kinaantabayan na namin yung balita. Ganun nga po, missing, tapos kung ano-ano mga lumalabas sa balita. Di ko po makayanan, iyak na ako ng iyak. Tapos kaninang madaling araw, nakapag-desisyon kami na aalis na lang. Pupunta kami rito. Sana nga po kung wala sanang masamang nangyayari sa kanila. Nung hapon ding yon, matapos ang aming nakita, lumakad na ang mga rescue teams. Dapat sana'y ida-drop off sila ng helicopter malapit na sa naipaulat na crash site. Subalit masama noon ang lagay ng panahon. Kaya't kinailangang akyatin na lamang nila ang mataas at masukal na bundok mula sa bayan ng Claveria. Sumama rin ang ilang mga kamag-anak ng mga pasahero. Nababagalan daw kasi sila sa takbo ng mga pangyayari. Mabuti pang sila na lang daw ang magsagawa ng kanilang search and rescue operations. Ang iba naman sa kanila ay nanatili sa paanan ng bundok. Sa kanilang mga mukha, bakas ang lungkot at pag-alala. Kinagabihan, kinumpirma ng Red Cross sa GMA News and Public Affairs na ang aming nakita ay ang crash site na nga. Meron na raw silang mga nakitang mga pirasong bagay na mukhang galing sa isang eroplano.
Subalit pinabulaanan naman ng mga otoridad ang mga naunang ibinalita sa mga lokal na istasyon ng radyo sa Misamis Oriental na may mga nakita na raw survivor. Habang tumatagal ang search and rescue operations, tila lumalabo ang tsansang may mahanap pang nakaligtas. The only thing that we can verify this is the troops to reach the crash site, and as of now, we have not reached it and we cannot confirm if there are survivors from the crash. Kinabukasan sa opisina ng Composite Air Support Force o CASAF ng Philippine Air Force sa Cagayan de Oro, mas determinado na ang kilos ng lahat. Nakumpirma na kasi ang crash site. Si Captain Florante Mallorca ang isa sa dalawang piloto na kasama naming nakakita ng crash site. Laking pasasalamat niyang malaki ang kanilang naitulong sa pangyayaring ito. Ngayong nakita na at nakumpirma na ang crash site, puspusan na ang gagawing search and rescue operations. First, siyempre, pinlat ko yung unang information na given ng tower noon. So, yan na, yung eksaktong location na binigay nila. Ito yung naano natin, di ba? Ito yung mga parts ng plane. Yan na mismo nakita natin. Na. Nagtayo na rin ang Presidential Action Center upang maayos daw ang koordinasyon para sa search and rescue at ang pagbibigay ng impormasyon. Masyado daw kasing maraming hindi beripikadong impormasyon na lumalabas, lalo lamang nahihirapan ang kalooban ng mga kamag-anak ng mga pasahero. Noong umaga ding yon, dumating galing Maynila ang mga kamag-anak sakay ng isang Cebu Pacific flight. Libre ito. Ang Cebu Pacific na rin ang bahala sa kanilang pagkain at hotel accommodations. Napasama dito ang mga magulang ng siklistang si Kenneth Dueñas na dapat sana'y sasali sa Marlboro Tour sa Cagayan de Oro. Ang buhay yung anak ko. Kasi mag-elimination sila ng ano, yung tour dito dapat. Sila yung siklista na ano, yung tatlo. Yung dalawang bilyan o iba. Samantala sa Sitio Haruhay sa bayan ng Claveria sa paanan ng bundok, itinalaga ang Advanced Command Post. Nagmistula itong evacuation o resettlement site sa dami ng mga nagpuntang volunteer groups at pati na rin ang mga kamag-anak at kung minsan pa ngay buong angkan ng mga biktima. Nakilala namin dito ang ina at iba pang kamag-anak ni Mark Anthony Flores na isa sa mga pasahero. Kumusta na ho kayo? Ito pa rin, we're still hoping na sana they're all alive. Hindi lamang pamilya pasandala naman ang nandito, kundi buong angkan. Mahigit 50 silang lahat dito. Mahirap talaga dahil nasakitan ang loob namin, ang buong pamilya ng engineer. Paano ho kayo dito na? Saan ho kayo natutulog? Pagkain lang naman kasi malamig na talaga kapag nandito na. Pati pagkain wala. Pati pagkain wala kaming makakain. Marami sa mga kamag-anak ang hindi lamang nalulungkot sa trahedya, kundi naiinis na rin at nagagalit sa takbo ng mga pangyayari. Ang ilan ay nagbabalak ng magdemanda, pero para sa grupong ito, tanggap na nila ang posibleng kinahinatnan ng eroplano at ng mga sakay nito. Walang sinuman taong makagusto na maging mga aksidente sila, kundi ayan ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggap nyo na ho yung maaring nangyari sa kamag-anak niya? Maski po anong mangyari, yan ang kagusto ng nilikha sa kanya. Ayan ang swerte niya. Dito'y malamig ang gabi, pati ang araw. Subalit hindi ito iniinda ng mga kamag-anak ng pasahero ng Flight 387. Marahil upang maibsan ang kanilang kalungkutan, sila'y pumaparito, tinititigan ang Mount Sumagaya. Kahit na kalimitay, natatakpan ito ng ulap. I was not the source, Jessica. And maraming tumawag sa akin because parang ako lang yata ang kwan dito. They were asking me, sabi ko, based on the report, coming from a local radio station, yun ang sinabi. So, bali, hindi, parang nagiging ako nga nag-confirm. Pero ang nangyari, narinig ko lang yun. Ang pagpapatuloy ng search and rescue operations sa pagbabalik po ng Brigada Siete. Hindi naiwasang marami ang naghinagpis
saan nila'y mabagal na usad ng rescue operations. Ayon pa sa iba, hindi na ito pagsagip, kundi paghahanap na lamang ng labi ng mga biktima. Tatlong araw na ang nakalipas mula nang bumagsak ang Flight 387. Wala pang gaanong progreso ang search and rescue operations. Subalit anumang pilit gawin ng mga rescue helicopters ng Air Force, balot sa makapal na ulap ang bundok. Dahil natatakpan ngayon ang ulap ang Mount Sumagaya, ay napilitan kaming lumanding muna dito pansamantala. Umaasa ang mga piloto na sana ay mawawala ang mga ulap na nakatakip sa bundok na yan. Ito ang sitio Manibay, bayan pa rin ng Claveria. Piyesta pala dito, kaya't maaga pa lang, bumibili na ng serbesa ang dalagitang ito. Iinumin daw ng kanyang mga kamag-anak. Sa simbahan, may pabinyag para sa mga bata. Sa komunidad na ito sa paanan ng bundok kung saan naganap ang tinaguriang worst air accident o ang pinakamalaking trahedya ng eroplano sa kasaysayan ng Pilipinas, tuloy ang gulong ng buhay. Samantala, dito'y nakilala namin ang isang magsasaka na posibleng vital witness o saksi sa nangyari sa Flight 387. Si Mang Apolonio Reneses na noong Lunes ng umagay nagtatanim ng puno sa kalapit na bundok. Nakita pa rin namin ang eroplano na nag-usok na diyan sa aming sa ibabaw ba. Sa labas ng kapilya, nakapanayam namin ang ilan pang volunteers na matyagang naghihintay ng anumang balita. Sa aming paghihintay, sari-saring kwento ng buhay ang aming nasaksihan. Tumigil dito ang isang van, nag-overheat. Napansin namin ang namumugtong mata ng mga sakay nito. Nakasakay sa aeroplano yung misis ko, yung sister-in-law ko si Cecil, at saka yung kase namin si Enriqueta Medianti Awayan. Tatlo sila. Bakit sila nagkasabay-sabay? Meron silang di-attended birthday sa brother-in-law ko sa Manila. Tapos pa-uwi na ho dito. Pa-uwi na sila, o. Kumusta na ho kayo ngayon? How are you taking this? It's painful, but I have to accept the reality. Tatlong pamilya pa lang nasa van. Tatlong pamilyang naulila. Galing sila sa sitio Haruhay, may ilang kilometro ang layo. Dooy sinabihan na silang umuwi na lamang. Malabo na daw kasi ang pag-asang may nabuhay. Pilit na kinakaya na mapadre de pamilya ang nangyari. Anak niyo, kumusta hong pagtanggap nila dito sa balitang to? Para sa kanya, masakit pero sa akin. Nanggapin na lang. Paunti-unti kong dumating ang balita. Nakita na daw ang ilang partes ng eroplano. Mga passengers po, mga personal belongings, may nakuha rin mo ba? Yung mga personal belongings kasama doon sa baba, nakita nila marami na. Yung mga personal belongings. Ano ho ito? Itong mga damit, mga papel, mga handbag. Ayan. Dumating din ang balitang meron ng mga labi ng tao na nakita. Unang nakita ang katawan ng isang babaeng pugot ang ulo. Maliban dito, mga putol-putol pang bahagi ng katawan. Kung noong una'y umaasa ang mga kamag-anak na sana'y may nakaligtas, tanging ipinapanalangin na lamang nila ngayon ay makuha man lang nila ng buo o makilala man lang sana nila ang mga labing makuha mula sa bundok. Isa sa mga matyagang naghihintay, si Captain Cesar Casanova. Dala-dala niya ang dental records ng kanyang kasamahan sa trabaho na si Lieutenant Anthony Torrio. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Na-shattered yung body niya o nasunog. This is the only way na ma-identify siya. Buti yung natatanggap niya na. This is part of our job. Eh. Pagkagat ng liwanag, bagong pag-asa. Sa araw kayang ito ay magkaroon na ng linaw ang lahat? Lipad muli ang mga helicopter. May balita na kasing sa araw na ito, maibababa na ng mga rescue teams ang mga labi ng mga pasahero. Matapos ang ilang araw ng pagsusubok, nakalapag ang helicopter sa tuktok ng bundok sa isang landing site na ginawa ng Philippine Army. Dito'y naisakay ang mga nakuhang labi ng mga pasahero.
our assessment is, the plane cut through trees, no? Meaning it bumped into a cliff. Totally, it's Mount Lumut. Yeah. And then after the impact, I think it exploded. Basing on the pieces of metal we saw with the aircraft, there were no large chunks. Actually, they were torn into small pieces, including tissues, body parts. There were no large body parts seen, except for maybe body, torso. Mula sa bundok, idinaan ang mga ito sa sitio Mati, bayan pa rin ng Claveria, upang maipakita sa mga kamag-anak na naroon. Pero ewan kung nakatulong o nakaluwag sa kanilang kalooban ang kanilang mga nakita. Mr. Pilot, Pilot. Sa... Pasorti din. Mula sa Claveria, inilipad ang mga labi sa Cagayan de Oro. Dito ay nakaantabay na ang mga fingerprint at forensic experts upang tumulong sa pagkilala sa mga biktima. Sa kanilang tansya, mahihirapan silang isagawa ito dahil sa kalagayan na ng mga ito. Ang trahedyang ito ay may pagkakahawik sa nangyari sa isang eroplano ng Philippine Airlines sa Mount Hugo, Benguet, malapit sa Baguio noong 1987. Sa bundok din tumama ang eroplano, malapit na sa tuktok. Pero dito hindi masyadong nagtagal ang paghahanap sa eroplano at pagkuha sa mga bangkay. Kaya't hindi gaanong nahirapan ang mga rescue team at lalo na ang mga kamag-anak ng mga pasahero. Nakatakdang imbestigahan hindi lamang ng ATO kundi pati na rin ang mga aviation experts mula pa sa Amerika ang nangyari sa Flight 387. Una nilang pakay ang makarating sa bundok. Sa gitna ng masukal at malamig na gubat na saksi sa malagim na pangyayari, umaasa silang makahanap ng mga kasagutan sa napakaraming nakakabagabag na mga katanungan. Para po sa Brigada Siete, ito si Jessica Thorne reporting. Ang mga pasahero ng Flight 387 at ang kanilang mga pamilya sa pagbabalik po ng Brigada Siete. Lunes ng umaga, masayang nagsipagsakay ang mga pasahero ng Cebu Pacific Flight 387. Walang sino man sa kanila ang nagakala na yun na ang kanilang huling biyahe. Magmula araw hanggang gabi nitong nakaraang linggo, walang patid ang pakikinig sa radyo ni Rene. Naghihintay ng anumang balita tungkol sa Cebu Pacific Flight 387. Napasigaw na ako ngayon. Sabi ko, nako, kasama doon yung utol ko sa flight na yon. Kasi yung ticket nga nila, nakita ko na Cebu Pacific. Dalawa sa mga kapatid ni Rene, si Renato, 25 taong gulang, at ang kanilang bunso, si Eduardo, 22 taong gulang, ay lula ng eroplanong yun. Excited na umalis ang dalawa noong Lunes patungong Cagayan de Oro para sumali sa Marlboro Tour, isang kilalang cycling competition. Sino mag-aakalang maaring yun na pala ang huli nilang pagkikita? Kasi lagi yung sinasabi niya sa akin, Ate, pagdasal mo ako para ako ang mag-champion ng tour. Sabi ko, pagdadasal kita. Trip to Baguio ang pangako ng dalawang cyclist sa kanilang mag-anak. Pag magkakataon pa, may pera pa siya, papaayos niya yung bahay sa probinsya. Yun ang mga pangarap niya. Kasi dami-dami ng pangarap niya, wala, hindi talaga namin ma-take na
ganun ang nangyayari sa kanila hanggang ngayon. Walo silang magkakapatid. Ang kanilang mga magulang ay nakatira pa rin sa Samar. High school lamang ang tinapos ni na Renato at Eduardo kung kaya't sila'y nagsumikap. Sumali sa RP team at nagpakitang gila sa Gintong Alay competitions. Ang inaanuhan lang namin kasi bakit naman itong Cebu Pacific, diretso ang flight nila sa ano sa Cagayan de Oro, ba't lumampay dun sa Tacloban? Hindi na dapat ito nangyayari kung hindi pa sila dumaan sa Tacloban. Sana yung oras na yun ay dinaan ng Tacloban kung idiniretso ng Cagayan. Hindi na nangyari yan. Hindi lamang pamilya ni na Renato at Eduardo ang nangungulila sa trahedyang ito. Kasama ni na Renato at Eduardo ang kaibigan nilang cyclist, si Kenneth Dueñas, na pangarap ding sumali sa Marlboro Tour. Umuwi na lang siya. May inari na uwi. Hindi ko na kaya. Parang bibigay na lang ako. Yung anak ko na lang ang nagbibigay lakas na loob sa akin ay mga olds ko. Yun na lang ang nagbibigay, mga kaibigan ko. Mas gusto ko nandito na lang siya. Hindi na siya tutuloy kahit kailan, hindi na siya magta-travel. Umaasa pa rin si Jennifer na buhay ang kanyang mister. Naghihintay kay Kenneth ang kanyang 5 buwan na sanggol. Actually, yung bata hindi nakakatulog yan. Kami rin nahihirap ang papa ng papa kasi nasanay yan ang... Bago matulog, naglalaro sila mag-ama. Ang kwintas na ito ay palatandaan ng kanilang pag-iibigan. Nakasabit ang kabiyak sa leeg ni Kenneth. Mahal ko yung asawa ko na yun. Yan ang net kung nasa ang ama naroon. Uwi ka na lang dito. Hindi lang ako tangin nag-aalala sa'yo. Para naman kay Julie, 10 taong gulang, kinakailangang bumalik si kuya. Aba, siya ang palaging katulong niya sa homework. Lord, sana isa ang kuya o sumasurvivor. Sana kung may galos man siya yung maliit lang. Hindi yung grabe talaga na kailangan pampa-opera. Nagkalat sa bahay na ito ang alaala ni Kenneth, ang kanyang bisikleta, paboritong tuwalya at pati na rin ang litrato ng 3 kaibigang cyclists na noong minsan ay nangarap. Sina Kenneth, Renato at Eduardo. Sila'y ilan lamang sa mga pamilya ang nangungulila bunga ng trahedya ng Flight 387. Ilang katanungan ang bumabagabag sa kanilang isipan. Bakit? Paano? At higit sa lahat, nasaan? Nasaan ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay? Well, it is an eternity, Day. It's eternity waiting. I wish she has not taken this. In fact, we were telling her that she should not take this plane because this is new. Mula Amerika, dumiretso sa Cagayan de Oro ang mag-asawang sina Loreto at Celia Maypa. Ang kanilang anak, isang doktora, ay nag-volunteer para sa isang outreach program sa Marawi City. And we are hoping against hope until now. We do not lose hope that she is still alive until now. And if being late, they can save the life, especially of my daughter, I tell you, we'll be the happiest couple in this world. And so I'm making an appeal. If we could involve international assistance. Para sa mag-asawa, mabagal ang rescue operations. Bawat araw na nagdaraan ay impyerno. It is different from the United States. If this happened in the United States, the one that happened in Guam did not take long for the rescuers to get the bodies. If you are a father of a victim here, you will understand. And that is my feeling. Naging mahirap ang paghihintay para sa maraming pamilya. Tulad na lang ng mag-asawang Hapones na ito, sina Mr. at Mrs. Nagata. Ang kanilang anak, si Toru, ay isang volunteer professor sa probinsya.
siya ay 26 na taong gulang pa lamang. Isang linggong pagdadalamhati ang aming nasaksihan. Martes, araw matapos ang aksidente, dito sa isang kwarto sa Manila Galleria Suites, nagkita ang mga kamag-anak ng mga pasahero. Sila-sila ang nagdamayan. Nasaan ang kanilang tanong? Not yet clear who survived or who is... No. Meron kayong kamag-anak na kasama doon sa aeroplano bumagsak. Ano po ang pangalan ng kamag-anak niyo? Susan Tabalo. Native po siya ng Cagayan de Oro o pumunta lang doon? Pumunta lang business. Asa business? Kano-ano po niyo? Tamangkin. Hindi, naniniwala ko na talagang buhay sila. Ito pa rin ang pinanghahawakang pangarap ng marami sa kanila. Para kay Rene, kapatid ng dalawang nawawalang pasahero. Napakahirap na. Dahil kahit ngayon, talagang hindi na ako, kung pagkain na lang, hindi ako makakain sa pag-iisip ko sa kanila mula nung nalaman ko yun. Hindi pa rin tiyak kung magsasampa ng classroom ang mga kamag-anak. Walang halaga ng salapi ang magsisilbing kapalit. Kahit sabi pa, isang kahig, isang tuka lang kami, hindi namin kailangan ang pera dahil ang buhay, wala nang kapalit nun. Ang pera, may kapalit pa eh. To us, we just want to get our body anytime, we'll take her home. Sa ngayon, himala ang ipinagdarasal ng mga pamilyang ito. Umaasa pa rin ako na buhay pa rin sila. Kahit ilan araw na hanggang ngayon, hindi pa rin na ano ng mga rescuer, buo pa rin ang pag-asa namin na buhay sila. Para po sa Brigada Siete, ito si Karen Davila reporting. May kung ilang araw din ang inabot bago narating ng mga search and rescue teams ang crash site. Paano'y napakarami nilang suliraning dinanas. Sa trahedyang naganap sa Flight 387, dalawang bagay ang nakakabagabag. Ang hirap na inabot ng mga rescuers sa pag-akyat sa crash site. At ang hindi mabilang na katanungan sa pagbagsak ng Flight 387. Para sa aking palagay, mabagal ang response ng gobyerno ng ahensya, ng rescue teams. Kulang sila sa mga kagamitan. Ang buhalang makina na nagdadala sa di mabilang na buhay sa ere. Trahedya ng Flight 387. Bakit nangyari? Nakasaad sa flight plan ng isang eroplano ang lahat ng lugar na patutunguhan nito. Saan magmumula? Saan dadaan? Anong oras dadaan? Kung saan ito lalapag? Ito ang kopya ng flight plan na isinumite ng Cebu Pacific Air Flight 387 sa Air Transportation Office o ATO. Wala man ang unang bahagi ng flight plan, ipinaliwanag naman ni ATO Chief Carlos Taniega ang dinaanan ng eroplano. Mula sa paliparan ng Maynila, nagtungo ang eroplano ng Cebu Pacific sa direksyon ng Tacloban at nag-stopover ng panandalian dito. Muling lumipad ang Flight 387, tumawid sa Butuan bago tumungo ng Cagayan de Oro. Airway ang tawag sa karaniwang dinadaanan ng mga eroplano sa Himpapawid. Kumbaga sa paglalakbay sa lupa, ito ang highway. Walang kinikilalang airway mula Butuan patungong Cagayan de Oro. Tanong, kung hindi dumaan ng Tacloban ang Flight 387, makaligtas kaya ito sa aksidente? They did not stop by Tacloban because there was something wrong with the plane. They dropped by Tacloban to unload the maintenance people who were detained for Tacloban. Regardless of where we come from, we're trained to come in anywhere, you know. They're airline pilots. Out of the question, you can come anywhere. Kapag may airway ang ruta ng eroplano, Instrumental Flying Rules o IFR ang sinusunod ng mga piloto. Ito yung pagpapalipad sa pamamagitan ng mga instrumento. Kapag wala ng airway,
visual flight rules of VFR naman ang sinusunod nila. The moment you deviate or you don't you get out of that airways, airlane, you are on your own. Well, inaasahan din natin yung tower. For guidance. For guidance to tell us what is the runway in use. Lumalabas na kung hindi sana dumaan ang Flight 387 sa Tacloban patungong Cagayan de Oro, hindi na sana lilipad ang eroplano sa isang ruta na walang airway. Mahalaga rin ang pag-ulat ng piloto sa kanyang kinalalagyan sa ere para maalalayan siya ng todo ng ATO Tower Control. Paliwanag ng Cebu Pacific, kailangang mag-stop over ang Flight 387 sa Tacloban para makapaghatid ng mga mekaniko na magseserbisyo sa iba nilang eroplano. Sa makatuwid, wala sa original na plano ng Flight 387 ang dumaan ng Tacloban. Well, then the liability would now lie with, could lie with the ATO, but I think there was reason, I think the passengers may have been informed. They knew that there was going to be a diversion. Ayon sa batas, hindi basta-basta mababago ang original na flight plan na naifile sa ATO. Isa pang tanong, naabisuhan ba naman ang mga pasahero ng Flight 387? May 31 taon nang pinapalipad ang DC-9 plane ng ginamit sa Flight 387. McDonnell Douglas ang gumawa nito. Gayunpaman, ayon sa mga veteranong piloto, basta sertipikado ng ATO na airworthy, hindi na mahalaga kung luma man o bago ang eroplano. Bago bumagsak ang DC-9, nasertipikahan itong airworthy. Base sa obserbasyon ng Investigation Section ng ATO, 90-95% ng aksidenteng panghimpapawid, pagkakamali ng piloto ang dahilan. Like if I were the one, I'm sure that I know where I am. So I will ask the tower or the controller to allow me to descend to a lower altitude. Maraming mga spekulasyon, hindi mabilang na opinyon. Ang pinakaunang teorya na lumitaw sa Flight 387 tragedy ay ang early descent o maagang pagbaba ng eroplano ng Cebu Pacific. By all indication, he must have descended, otherwise he would not have hit the mountain. Ang paliparan ng Lumbia sa Cagayan de Oro ay napapaligiran ng mga kabundukan na umaabot sa 6,000-8,000 talampakan ng taas. Isang posibilidad, maaaring napaaga ang pagbaba ng eroplanong DC-9 kung kaya tumama ito sa bundok sumagaya. Ganito rin ang pananaw ng ATO. Dito sa airstrip ng Fernando Air Base, natutong magpalipad ng eroplano sina Captain Justo at Captain Goya. Sa mga eroplanong tulad nito, ginugol nila ang mahigit sa 3,000 oras sa pagpapalipad. Dito sila nagpakita ng kanilang kagalingan at dito rin sila hinangaan. Masasabi ko lang dyan kay Captain Justo, kay Bimbo, pagdating sa liparan, sabi ko nga sa'yo kanina, he's a pilot par excellence. His flying skills, napaka-exceptional. Sa pool pa ng pagkabata, pangarap na ni Captain Paulo Maria Justo ang magpalipad ng eroplano. Kaisa-isang inspirasyon ni Captain Justo o Bimbo sa malalapit na kaibigan, ang kanyang ama. Siya rin yung unang member ng Class 89 ng Flying School na naging kapitan ng wide-bodied aircraft. He is the first member of our class. Dito nagtapos si Captain Justo sa Philippine Air Force Flying School o PAFFS sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas. Kabilang sa mga produkto ng PAFFS, si Lieutenant General William Hotchkiss, Commanding General ng Philippine Air Force, kilalang mahusay na piloto. Dito tumanggap si Captain Justo ng mga parangal. Ang McMicking Award, iginagawad sa mga kadeting piloto na pinakamagaling sa kanyang klase. CGPAF Goldwing Award, Presidential Sabre Award, Instrument Flying Award. Ang co-pilot ni Captain Justo, si Captain Erwin Goya, ay isa ring premyadong piloto. Since si Captain Goya is one of my idol, even our cadet days in PMA. Katulad ni Captain Pasano, naging pilot instructor din si na Captain Justo at Captain Goya ng ilang taon bago naging commercial pilots. May commercial pilot's license mula sa ATO ang dalawang piloto ng Cebu Pacific. In fairness to the pilots who are not here to defend themselves, I think mas maganda kung tumahimik na lang muna tayo. Let's wait for the
result of the investigation. Para kay Captain Pasano, wala naman daw pilot's error. Human error daw meron. Actually, there is no such term as pilot error. Kasi wala naman tayong tinatawag na doctor's error. Wala naman tayong tinatawag na dentist's error, di ba? The correct term actually is human error or human factor, yung cause ng crash. Dinisenyo daw ang mga eroplano upang sagupay ng hangin paharap. Kapag mayroong wind shear, ang hangin ay bigla na lamang tumatama sa katawan ng eroplano. Dahil dito, maaaring biglang tumaas o biglang bumaba na lamang ang eroplano dahil hindi paharap ang direksyon ng hangin. Most of the time nangyayari ito sa mga mountainous areas na yung hangin, for example, galing dito sa left side mo, dito sa left side ko. And pag tumama yan sa bundok, magbabounce yan paitaas and eventually, pababa. Okay. If you will examine yung flight path ng flight 387, tabi-tabi yung bundok dyan, mountain ranges yan. Sa likod dyan, Singoog City. Dagat din dyan. Then, after ng mountain ranges na yan, dagat na naman. Balingasag area, Misamis Oriental. So, ang hangin dyan, manggagaling sa likuran mo, manggagaling sa harapan mo. Pag tama niya sa bundok, it will go up. Then, eventually, it will go down. Pag tinamaan ka niyan, pumasok ka dyan sa area ng yan. Just imagine kung gaano kalakas tong hangin na to. Mahangin ang lugar ng Mount Sumagaya. Wind shear kaya ang naging problema? Pag dumadaan, dalawa lang daanan namin dyan eh. From Cagayan de Oro, papunta kami Butuan, may dinadaanan kami dyan saddle. Pag yung saddle, hindi namin makita yan, nag-shoreline na lang kami. Iikot kami. Matagal nga, pero shoreline, nakakarating kami sa paruroonan namin. Pero pag clear yung saddle, okay lang. Pero yun nga lang, pag lagpas mo ng saddle, if you are from Cagayan de Oro, expect na right after that, talagang turbulent yan. Iikot ka ng iikot yan dyan, kalampaging kang tinatawag. Base sa itsura ng crash site sa may Mount Sumagaya, tila ba tumama ang nguso ng eroplano kung kaya't nagkaroon ng ganitong uka sa bundok? Ayon sa sariling pagsasaliksik at pagkonsulta na rin sa mga piloto, malaki ang posibilidad na tumama sa bundok ang eroplano. Paliwanag ni Captain Pasano, ang mga eroplano tulad ng DC-9 ay pressurized. Ganap na sarado at hindi pinapasok ng hangin mula sa labas. Kaya't kung iahambing sa isang plastic na puno ng hangin, kapag inapakan, tsak na sasabog ito. At dahil magkakalayong mga lugar ang nakitaan ng wreckage ng eroplano, lumabas din ang posibilidad na hindi nag-crash ang eroplano, kundi sumabog sa ere, at nahulog na lamang sa bundok ang mga pirapirasong wreckage nito. Ayon sa ATO, imposible ito dahil kung mamasdan mo ang itsura ng pinakamalaking wreckage area nito, makikitang gawa ito ng crater o butas. Ibig sabihin nga, sumalpok dito ang eroplano. Ngunit ayon sa isang saksi, may itim na usok na nakabuntot sa DC-9 bago ito tuluyang maglaho. Umusok. Umikot-ikot. Narinig na namin ang yung andar ng makina na parang palyado na. Sa mga aksidente na itala sa Estados Unidos, may 46 ang kinapalooban ng mga DC-9 planes. Ang pinakamalala ay ang naganap sa Italy, sa Mount St. Pietro. 180 ang namatay dito. 6 dito ay nag-crash sa bundok. Maliban sa nangyari sa Cebu Pacific, isa sa pinakamalalang aksidente ay naganap noong April 21, 1970. Isang Philippine Airlines plane ang sumabog. 36 ang namatay. Isang trahedya. 100 buhay. Isang tanong. Bakit nga ba nangyari pa ito? Para sa Brigada Siete, ako si Jay Taruk reporting. Si Jose Rizal, matapos ang 100 taon sa pagbabalik po ng Brigada Siete.
Si Jose Rizal ang autor ng Noli Mi Tangere at siyang dahilan kung bakit holiday ang December 30. Pero higit pa riyan ang kanyang nagawa at higit pa riyan ang dapat nating malaman tungkol sa kanya. Grade 1 pa tayo, alam na natin ang pangalang Jose Rizal. Mas lalo na sa high school, sa Noli at Fili. At pagdating sa kolehiyo, ang mi ultimo adios, memoriado. Siguro ngayon kilalang-kilala na natin ang ating pambansang bayani. Kaya eto, isang maikling pagsusulit. Unang tanong, ano ang naging palayaw ni Rizal sa mga Pilipino? Bong. Yo. Ang tamang sagot, Pepe. Pangalawa, ano ang madalas kainin ni Rizal sa tuwing almusal? Inapa. Tapsi. Sagot, tuyo at kanin. At pangatlo, sa pera, si Rizal ba'y kuripot o magastos? Magastos. Ang sagot, kuripot. Bagamat alam natin lahat na si Rizal ang ating pambansang bayani, marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam kung sino si Rizal bilang isang tao. Mabuti na lang may pelikulang ginagawa na nagpapakita na si Rizal ay naging isang karaniwang tao muna bago isang bayani. Try not to be too rough on the other people, but show me that you want to protect. Dito sa pelikula ko, ipinakikita as comprehensively as possible, hindi lang yung kanyang biographical story, but his emotional story, the psychological drama of a writer who is so gifted, but is dragged to hell and comes back in one piece and prevails, no? Binisita ng Brigada Siete ang set ng Jose Rizal gawa ng GMA Films at aming nakita ang iba't ibang klaseng paghahanda ng mga pangunahing artista. Ang preparasyon namin dito, 4 buwan eh, bago magsimula yung actual shooting. Nag-aral ako ng Spanish ng konti. Marami siyang linyang Kastila at kung sa Pilipino naman ang dialogo, malakastila rin ang tono. Katulad ng hindi ganun ang pagkakasabi ko sa iyo. Ang pinaliwanag ko sa iyo dati ay iba. Ginaya ko rin yung pirma niya kasi meron kaming shot na yung sign mo na mas magpa-pan up sa mukha ko. Kaya kailangan talaga makita ako yung pirma. Forging his signature. Like yung mga tinta na yan, inialagay po namin niya kasi palagi. Nagsusulat siya, walang ginagawa kundi magsulat. At syempre, para maging mas makatotohanan ang bawat eksena, kailangan nyo kodigo. Bago magsimula ang shooting, basa ulit ako. Tingin sa picture ni Rizal. Tingin, basa. Hindi ako tumitigil sa pagbabasa. Patuloy yung pag-aaral habang patuloy ang pag-shooting. Ganun ang preparasyon na ginagawa ko. Iba naman ang kay Chinchin Gutierrez na siyang gaganap sa dayuhang Josephine Bracken, ang huling babaeng minahal ni Rizal. Huwag magbabasa yung tungkol sa huwag magbabasa ng mga libro o dokumento tungkol kay Josephine Bracken. Gusto niya fresh ang buong pagkatao ko, ang buong nilalaman ng mga emosyon ko. Bakit ganun? Dahil nga estranghero siya dito eh. It's needed na makita ng tao na talagang wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nasa mukha naman ang preparasyon ni Gloria Diaz na siyang gaganap ng role ni Teodora Alonso, ina ni Rizal. Sa umpisa ng pelikula, 30 anyos siya. Sa huling bahagi, si Senta na. Ito, dinidikit-dikit nila parang special secret yan. Tapos pinapakulubot, tapos nilalagyan maraming powder. Ganon, tapos making sure that hindi naaarawan pati ang kamay kasi pag tumanda, usually pati ang kamay, hindi ba? Si Gina Alahar naman sa Turnina, ang panganay na anak sa pamilyang Rizal. It would be difficult kasi paano sila gumalaw, paano sila magsalita nun. Definitely hindi katulad yung pagsasalita natin ngayon. Ano? Katulad yan, hindi ako pwedeng ngumiti ng malaking-malaki palagay ko. At para naman kay Jimmy Fabregas, ang Kastilang abogado ni Rizal, asul na contact lens ang suot-suot kapag haharap na sa kamera. Iba naman ang paghahanda ng mga taong nasa likod ng kamera. Sari-saring library at museum ang pinasukan para lang saliksikin ang katotohanan. Siguro napuna mo yung ilang mga libro na nandun bit-bit-bit-bit ng directorial staff. Ito, bago actually shootin na ang isang bahagi, may reconfirmations yan, although reconfirmed na.
there is an existing photograph of the execution of Rizal, no, in his museum in Cavite. We will try to make it, bring it to life. And this location we found here in Morong Bataan seems to be very much like a luneta, no, or Bagumbayan then, as it was called. Pati makalumang kasangkapan at kasuotan talagang pinag-aralan. We tried really to remanufacture them according to the real, you know, fabrics and cut silhouettes. At mula sa mga antigong barnis hanggang sa kulay ng kutis, todo-todo rin ang pangingilatis. Eh, syempre, kukunin na, hahabulin natin ang skin tone. Gusto ni Direk na nakikita niya yung mga butas-butas, yung walang mga takip-takip. Mas mahirap yon kaysa tinatakpan mong parang pintura. Ngunit ang lahat ng hirap na yan ay madaling mapawi sa madalas na tawanan, pati na rin kantahan. Masaya kami sa set at marami kami bloopers. Nako. Nagsasanay ka ba ng mga sasabihin mo tabel bukas? O mamaya? Minsan, na-record nila eh. Kumanta kami ng shalalalala. Masaya ako. I feel very lucky. Siguro ito na lang ang pelikulang matatandaan sa akin after 50 years, after 100 years, mapapanood ng apo ko. At siguro ito na yung dahilan kung bakit ako nag-artista sa mundong ito. That's why I have to do this. Arthur. Ano ang layunin mo sa pakimbang bakit sa pagmamahal mo sa iyong kasintahan? Ano sa palagay mo, Tabiel? Dugo at pawis ang pagbuo ng pelikulang ito, ngunit ang mga producer at ang direktor talagang pursigido. One of the goals while we are producing this Rizal movie is to make Rizal not only a national hero but an international hero. And movies can do that. Right. For example, Braveheart. Braveheart was not a hero to me. I don't know who he is. But after I saw the movie, he is no longer just the hero of Scotland. He is also my hero. Kung ma-stimulate sila enough na pagkatapos nilang panoorin yung pelikula, maingganyo silang, saan ba tayo pwedeng bumili ng Nolime Tangher at El Filibusterismo? O magbasa nga tayo ulit ng tungkol kay Jose Rizal. At ang ultimate sa akin, if they can fall in love with Jose Rizal the way I am in love with my subject, then I shall have felt very rewarded and the whole exercise is really worth it. Kaya naman mula sa mga artista na nasa ilalim ng matinding sikat ng araw, hanggang sa mga miyembro ng crew na nangingibabaw, talagang walang tigil ang pagsisikap ng buong grupo na mapaganda ng husto ang trabaho. At inaasahan naman nila na sa pagbukas ng pelikula sa darating na 12 ng Hunyo, Araw ng Kalayaan, lalo naman tayong magiging mulat sa kabayanihang taglay nating lahat. Para po sa Brigada Siete, ito po si Vicky Morales reporting. Dumako po naman tayo sa ibang issue, patay na nabuhay. Sa pagbabalik po ng Brigada Siete. Iniyakan na ng kanyang pamilya si Merlinda Movida matapos siyang malagutan ng hininga. Kaya't laking gulat na lamang nila nang muli itong dumilat. Tunay nga bang nabuhay ang bangkay? Noong nakaraang taon, dahilan sa hirap ng kanilang buhay, nagdesisyon si Ginang Merlinda Movida na mag-ibang bansa. Nais siyang tulungan ng kanyang asawa na noon naman ay nagtatrabaho bilang karpintero sa Saudi Arabia. Nung una, binabawaran ko siya. Sabi naman niya, gusto kitang tulungan sa mga pag-aaral ng mga anak natin. Sabi ko naman, kung ganun, di bahala ka. Mag-ingat ka lang. Sa tulong ng kanyang ina, si Liwliwa Movida, nakakuha si Merlinda ng 2 kontrata mula sa Gemini International Recruitment Incorporated na makikita sa TM Calo Street, Ermita, Maynila. At agad na itinakda ang kanyang pag-alis.
Sa totoo nga lang, ayaw ko kasing padala ho ito sa Malaysia. Pero siya lang ho ang nagpilit. Dahil nga sa nakikita niyang kalagayan niya. Noong Oktubre 9 ng nakaraang taon, masayang lumipad si Merlinda patungo sa Kuala Lumpur, Malaysia para magtrabaho bilang isang katulong. Ang kanyang unang employer, ayon sa record ng Department of Labor and Employment at Philippine Overseas Employment Administration, POEA, ay si Mr. Ong King Sir. Subalit matapos ang isang linggo, nabatid na si Merlinda ay isinoli ng kanyang employer sa counterpart na employment agency ng Gemini sa Malaysia, ang Upamanis SDN BHD. Sa liham ng Upamanis kay Madam Miriam Quasay, ang Assistant Labor Attaché ng Pilipinas sa Malaysia, sinasaad na hinilingi Merlinda na magpalit ng amo sapagkat hindi siya pinayagan na makapunta sa simbahan at sumamba tuwing Huwebes at Linggo. Itong bata, pagdating niya doon ng October 9, doon sa kanyang previous employer, hindi siya maka-observe ng pagpunta sa simbahan ng Huwebes at Linggo belonging to the Iglesia ni Cristo. So the employer transferred her to a Christian employer. Inilipas si Merlinda sa kanyang pangalawang employer, isang pamilyang Kristiyano, sa Ipo. Ngunit muling ibinalik sa agency noong Oktubre 27 ng nakaraang taon dahilan sa kakaiba ng ikinikilos nito. Habang nasa pangangalaga ng agency, hiniling ni Merlinda sa kanyang agency na makita at makausap ang ilang kamyembro niya sa iglesia dahilan sa labis na itong na-homesick. Ngunit naking gulat na lamang ng agency nang malaman na ipinag-utos ng iglesia ang pagdala kay Merlinda sa lalong madaling panahon sa Pantay Hospital, isang pribadong ospital sa Kuala Lumpur, nang wala man lamang konsultasyon sa kanila. Sa medical record ng Pantay Cheras Medical Center na nilagdaan ni Dr. Lim Che Leng, consultant physician at cardiologist, sinasabi na si Merlinda ay wala namang problemang pisikal. Ngunit binabanggit din sa naturang medical record na siya'y tulala, hindi nakakausap at nagpapakita na ng abnormal na pagkilos. Inirekomenda pa ng Pantay Cheras Medical Center na dalhin si Merlinda sa isang psychiatrist para sa kaukulang lunas. Ngunit dahilan na rin sa umano'y personal na kahilingan ni Merlinda at utos ng kanyang ina, siya ay bumalik sa Pilipinas noong Oktubre 29. Ang ikalawang employer pa niya ang bumili ng ticket para mabilis siyang makabalik ng bansa. Ngunit noong Oktubre at 30, ayon sa salaysay ng kanyang ina, si Aling Liwliwa sa Brigada Siete, patay nang datnan niya ang kanyang anak na si Merlinda sa South Super Highway Medical Center. Anong itsura ba niya nung inalis mo yung kumot? Ano, basta patay na, ganyan lang. Tapos yung kamay niya, ang iitim. Tapos kaganyan, yung mata, wala nang kunting-kunti ang puti doon sa mata niya na talagang parang talagang ang patay na dahil ang titigas ng... Wala kung ano. Mabilis ang naging aksyon ni Aling Liwliwa at naking gulat niya nang muling dumilat si Merlinda at magpakita ng buhay. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pagkagulat sapagkat mula nang nabuhay muli si Merlinda, hindi na ito naging normal. Ginanon ko po siya. Tapos nung ginanon ko siya, may tumunog na narinig kong tumutunog. Ngayon sabi ko, tapos ginanon ko siya sa bunganga. Tapos di may lumabas na yung ano, huuhog niya at dugo. Inalis ko, tapos inano ko na siya ng tubig na malamig at saka tubig na mainit. Malaki rin ang paniniwala ng mga mahal sa buhay ni Merlinda na siya'y inabuso habang nasa Malaysia. 20 araw lamang ang itinagal nito sa Malaysia at hindi nila matanggap na basta na lamang itong uuwi na parang lantang gulay. Nararamdaman po eh kung hindi natin alang-ala sa tulong ninyo, hindi natin lutasin itong kaso. Yun lang gusto ko. Ano bang nabuho sa isip? May inala ka na? Yun ho. Yun ho. Anong ginawa sa kanya? Yun ang ano, yung hindi ko ano yun eh. Pero may ginawa sa kanya, hindi ko lang alam. Yung mga words na galing sa bunganga nila, alam kong tinuture nila yung anak ko. May talagang may nangyari na. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Merlinda sa pagbabalik po
ng Brigada Siete. Lahat daw ng bagay ay naipapaliwanag ng siyensya. Lahat may simpleng rason kung pag-uukulan lamang ng sapat na panahon. Ang ilan sa mga pagbabago na pansin mula kay Merlinda Mabida ay ang ngipin ito sa harapan na parang malalaglag. Kapuna-puna din ang umano'y pag-urong ng kanyang dila. Ang pagiging tulala o pagtingin sa kawalan. Ang bukol sa may kanang braso. Ang malimit na pagdaing sa kanyang lalamunan. At ang pang-iyak sa tuwing mapapanggit ang kanyang mga anak. Siyempre, kasama ko nagulat ako. Anong inisip mo na pwedeng nangyari? Kasi 20 days pa lang siya, di ba? Ang inisip ko eh, baka naman ano yun, ang ano baka ano nila, minaltrato, ganun. Nanindiga naman si Aling Liwliwa, ang ina ni Merlinda na biktima ng pagmamalupit at pagmamalabis sa ibang bansa ang kanyang anak. Kahina-hinala umano ang pagkakatago ng pagbabalik nito sa bansa sa kanya. Bukod pa sa hanggang ngayon ay wala pang pasaporte ito at iba pang mga dokumento sa pagbiyahe. Yung mga passport niya, travel papers, walang dala? Wala hong wala. Anong dala niya? Wala. Yung lang hong limang pampers at saka supot na ano na palagay ko yun ang pinaglagyan. Subalit ayon sa Gemini International Recruitment Incorporated, tinago nilang pasaporte at iba pang dokumento ni Merlinda dahilan sa kakailanganin ito sa mga tulong pinansyal na dapat ipagkaloob sa kanya sa hinaharap. Wala rin katotohanan ayon kay Ginoong Eduardo Tanyag, recruitment manager ng Gemini, na malamig na bangkay na si Merlinda nang dumating sa bansa. Kasi ako mismo, nung morning, dito kami nag-umpisa sa, dito kami nang galing sa opisina. Magkasama ka kami dahil ako nga nagpatawag sa kanya para sabihin sa kanya na umuwi na yung anak niya, na may kaunting problema, tindinala ko nga siya sa ospital. Inihayag naman ni Cesar Silvano, officer in charge ng Workers Assistance Division ng OWA, na sinalubong pa nila si Merlinda at mabilis na isinugod sa South Super Highway Medical Center para sa dagliang atensyong medikal. Normal siya, nasa normal ano course, siya, course ng ano eh, yung pagbaba ng eroplano at saka minute siya ng aming mga ano ng mga airport assistance team na naglalakad naman siya. Dito sa South Super Highway Medical Center, si Merlinda ay tinanggap ni Dr. Chirante Paraino, ang chief president ng ospital. Ayon kay Paraino, hindi nila pinabayaan si Merlinda tulad ng akusasyon ng ina nito. Bali, pag kinausap mo, hindi siya nagre-response. Pati yung mata niya, no? Hindi rin nagre-response. Nakapikit lang lang. Mm. Pero pag yung kamay niya, pag pinisil mo, that's the time lang na nagre-response. Yeah. At sa final diagnosis ng South Super Highway Medical Center, may impression sila na si Merlinda ay may tinatawag na electrolyte imbalance. Ipiniliwanag ito ni Dr. Elin Darabe, ang administrador ng ospital. Dahil lahat naman ng OWA patient, nakikita ko nga medyo pampered ang mga OWA patient. Totoo yan. Kahit from the airport, nakita ko rin kung paano nila salubungin ang mga overseas workers. Lumilito pa sa ginawang CT scan sa ulo ni Merlinda na wala itong hemorrhage o pamumuo ng dugo. Dahil lang dito malabuan niya ang paratang ng mga mahal sa buhay ni Merlinda na siya ay posibleng pinalo ng matindi o kaya'y humampas ang ulo sa isang matigas na bagay kaya siya ay nagkaganon. Ayon naman sa record ng Jose Rizal Memorial Medical Center kung saan dinala din si Merlinda, ito ay may sakit na kung tawagin ay demyelinating disease. At ito rin ang naging findings ng East Avenue Medical Center kung saan nakakonfine ngayon si Merlinda.
Ayon kay Dr. Lourdes Tilde, ang attending physician ni Merlinda sa ospital, hindi trauma sa isang masamang pangyayari ang ipinapakitang abnormal na pagkilos ng babae. Doon sa present working impression po, wala pong ganung ano, no, I there's no factor related to that. Walang kasi parts of, ano, ganito, physical. When we received the patient, no, there were no hematomas nor bluish black discoloration sa skin. So hindi natin masasabi at the time of my examination yun, ano, na merong trauma doon sa pasyente. Ang demyelinating disease ay nasa kategorya ng multiple sclerosis, isang sakit na nagpapahina sa spinal cord at utak ng isang individual. Sa matagal ng pagsusuri sa sakit, hanggang ngayon, hindi pa alam ang pinagmumulan nito. Ang simpleng paglalarawan ng sakit ay ang pagkasira ng myelin, isang puting bahagi ng utak. Napapalitan ang myelin ng plaque o dumi na siyang bumabara sa mga ugat ng ating utak para makapagbigay ng utos. Ang sakit na ito ay hindi namamana at kalimitan, babae ang nagiging biktima. Subalit nilinaw ng mga medical expert na hindi naman ito nakakahawa. As I said, it is one of those diseases na hindi po matukoy. Hindi pa rin. Oo. Hindi po matukoy yung exact cause. May paniniwala mga otoridad na matagal nang may sakit ang pag-iisip ni Merlinda at pinalala lamang ito ng labis na kalungkutan na kanyang naramdaman nang magsimula na siya magtrabaho sa Malaysia. Kuminsan na ando na yung talaga yung sickness, but it is triggered ng pagdating mo at nalungkot ka sa isang lugar, unang-una. Lalo na kung umalis ka rito na hindi ka naman talaga katulong, no? Pagkatapos may problema ka rin naiwan ng konti dito sa ano, kuminsan natitrigger doon na nagkakaroon ka, yung pala meron ka ng talagang, may konti kang mental disturbance or meron kang ano sa utak. Sa record ng OWA, sa taong 1997, may 122 overseas Filipino workers ang umuwing may sakit sa utak. 84 sa mga ito, babae. 38, lalaki. Inamin pa ni Attorney Son na hindi sapat ang mga examination ay sinasagawa sa mga papaalis na OFWs. Kulang na kulang, lalo na pagdating sa psychological examination. Siguro po pwede nating lalim-laliman na yung pagpapadala natin ng ano doon, isama na sa physical examination na tinatawag natin dito, yung psychological at deeper study. Although there is some a small portion na talagang nag-a-undergo ka ng psychological test, but it is not sufficient to determine whether you have this kind of sickness before you leave. Pinuntahan namin ang Barangay Santa Cruz, Bagabag sa Nueva Vizcaya, ang lugar kung saan isinilang si Merlinda. Hanggang ngayon, ayaw maniwala at ayaw matanggap ni Mang Roman na may depresya sa utak ang kanyang anak. Talagang masakit talaga. At talagang kung hindi siguro ako lalaki, maaaring naiyak ako talaga na anong mangyari sa akin din. Dahil masakit sa loob ko dahil yung anak ko na yun talagang mabait sa akin. Dito sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, naglilingkod si Merlinda bilang miyembro ng choir. Isang masaya at masiglang Merlinda ang kanilang nakilala bago ito nagdesisyon na mag-abroad. At hindi nagkakasakit si ate ko. Hindi pa na-hospital si ate. Hindi rin niya naranasan ang nagpa-injection o ano. Namimiss na namin yung mga halakhak niya. Yun, laging talagang humahalakhak pag nagkakasama kami. Ay, napaiyak po talaga ako. Awang-awa ako sa kanya noon dahil hindi ko siya makagalaw, hindi makakilala. Samantalang close po kami. Sa gitna ng mga iyak at hikbi, kay hirap tanggapin ang sinapit ng kanilang ina. Ilang araw lamang na nawalay sa kanilang piling. Nakakaawa ko sa kanya. Naawa ko pa sa kanya. Hindi pa rin matiyak ng mga doktor ang paggaling ni Merlinda. Ngunit makikita sa kanyang mga mata ang mga mensaheng siya lamang ang nakakaalam. Ang mahalaga, nandoon ang kanyang mga mahal sa buhay na handang dumamay para sa kanya. Hindi ko po ma-direct ang ano, kasi nung galing siya rito, talagang jolly, tsaka healthy siya. Tapos pagdating, ganun na lang po siya bigla, after 2 weeks lang naman. Siyempre, nalulungkot pagkatapos, inaasahan namin na sana naman gagaling na siya. Para naman mabigyan siya ng katarungan kung sakaling
may pagbabago o wala, siya pa rin, hinahangad pa rin namin yung katarungan para sa kanya. Para sa Brigada Siete, ako naman, Arnold Clavio, reporting. Kung nagtataka ho kayo kung bakit wala si Tito Sen, panahon na ho kasi ng kampanya. Alam nyo naman na sigurong tatakbo siyang muli sa pagka-senador. Hayaan nyo ho, pagkatapos ng eleksyon, makakasama natin siyang muli. Samantala, mula po sa Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental na naging sentro ng ating coverage ng pagbagsak ng Cebu Pacific Flight 387, ako po si Jessica Soho at ito ang Brigada Siete. Make me a channel of your peace.